Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga boss. Kamusta? Salamat sa pagbisita. Welcome mga boss sa ating maliliit na pagmamanap YouTube channel. So ito na mga boss yung part 3 sa preconditioning to conditioning. So ito na ang part 3 mga boss. Inuulit ko sa inyo, kung hindi pa nakapasa sa part 1 yung manok natin, huwag muna natin idalhin sa part 2. At kung hindi pa nakapasa sa part 2 mga boss, huwag muna natin dalhin dito sa part 3 kasi ito na yung pinakalas. Yung 7-day skip natin mga boss. So ayun mga boss, kailangan 100% na pwede na isabak sa part 3 yung manok natin mula doon sa part 2 natin na 7 days exercise. So ayun mga boss, ito na yung part 3 natin at last na ito. At kailangan ito mga boss, bago natin dalhin dito, ay talagang 100% na ang kanilang physical at saka mental conditioning ng mga manok natin. So ito mga boss, para sa mga baguhan na gustong matuto kung paano makondisyon ang kanilang manok panlaban. So ayun mga boss, sa D1 mga 4 AM, ilawan muna natin yung manok natin dito, lakad-lakarin, ikahig natin ang manok natin at isampi mga boss, tulad ng sinabi ko dati na sa part 1 o part 2, na yung sampi kailangan na hindi sobrang layo, hindi din sobrang lapit. Pagkatapos natin isampi mga boss, at ilagay natin sa scratch box mga 5 to 10 minutes mga boss. At 9 AM, kunin natin yung manok, ilipat natin sa frying pan mga boss. 11 AM, kunin natin yung manok natin at pakaskasin natin sa scratch box mga boss. 3 PM, ibalik natin yung manok natin doon sa cord at bigyan natin sa hapon ng B50. Yun ang mga boss. Sa dito mga boss, rotation natin yung manok natin dito. 9 AM, ilipat natin yung manok natin sa flying pin. 11 AM mga boss, pakaskasin natin yung manok natin sa scratch box. Gaya ng sinabi ko, 5 to 10 minutes lang. Kung pwede kumari siguro mga 5 minutes lang mga boss, kasi malapit na yung laban ng manok natin. Kailangan mga hindi masyado na heavy yung kanilang exercise dito mga boss. Kailangan mild lang. So mga 5 minutes lang ilagay natin yung manok natin sa scratch box mga boss. Tapos natin sa scratch box, ilagay natin sa flying pin. 3 PM, ibalik natin sa cord yung manok natin. At dito mga boss, bigyan natin ng reload plus yung manok natin, mga 7 drops. Sa day 2 mga boss. Day 3 mga boss, 4 AM, ibitaw na natin yung manok natin dito. Pagkatapos na ibitaw natin yung manok natin dito, kaskasin natin sa scratch box yung manok natin dito mga boss, para maiwasan natin yung muscle bound. Sa hapon, bigyan natin ng respeed gin 15 yung manok natin, mga 7 drops yung ibigay natin. Kung inject din yung gamitin natin mga boss na respeed gin 15, 0.2 lang yung inject natin sa breast muscle. So ay mga boss, day 3 sa 7 day skip natin. Day 4 mga boss, pahinga natin yung manok natin dito ng buong araw, at sa hapon bigyan natin ng B50 pagkatapos ng kumain yung manok natin, at ilagay natin sa cord para mahamugan yung manok natin mga boss. Tandaan nyo lang, kunin nyo yung manok bago matulog, baka maulan na yung manok nyo. At ibalik nyo mga 4 PM para mapahamugan ulit yung mga manok natin. Sa day 5 mga boss, rotation lang yung manok natin dito. After na kumain sa umaga, bigyan natin ng ball flex CQ. Isang buo na ball flex CQ mga boss, na yung ibigay natin sa umaga. At sa hapon mga boss, after na kumain, bigyan natin ng reload plus 7 drop yung manok natin na panlaban mga boss. At ilagay lang natin sa cord para mahamugan yung manok natin, at kunin lang natin bago tayo matulog. Dito mga boss, sa day 6, kumbaga day 6 na ito, last day before the fight, dito mga boss ay pinapahinga natin yung manok natin. Napahinga lang muna natin yung manok natin dito sa pin mga boss, kumbaga active rest tayo. Sa umaga, after na kumain, bigyan lang natin ng ball flex kick at respeed gin 15 mga boss, bago pagkatapos ng kumain sa umaga. Ito lang yung gagawin natin mga boss. 12 PM, ilagay natin sa kulungan natin yung manok natin dito hanggang 3 PM mga boss. Sa kulungan na ibalot natin para talagang walang makitang yung manok natin, para makapahinga ng maayos yung manok natin dito. 12 to 3 PM lang mga boss na ilagay natin yung manok natin sa kulungan.
Repeat mga boss, ibalik na natin yung manok natin dito sa cord. At doon na mga boss, magabi yung manok natin. Basta kunin lang natin yung manok natin bago matulog. Ilipit natin baka maulanan. Sa hapon nito mga boss, sa day 6, bigyan natin ng reload plus 7 drops yung manok natin. At hayaan lang muna natin doon sa cord yung manok natin para mahamugan. At kung bago tayo matulog ay kunin natin yung manok natin, ikip natin. Baka maulanan. At sa umaga, mga 4 a.m., last day, pahamugan natin yung manok natin sa umaga pa at bago dalhin sa sabungan. So, kailangan umaga pa tayo umalis ng manukan natin. Mas maganda kung doon tayo magpakain ng manok natin sa sabungan, mga boss. Kasi ayaw natin na mag-point yung manok natin dito sa bahay natin. Din dalhin natin doon sa sabungan. Mas maganda kung i-pointing natin yung manok natin doon sa sabungan para walang hassle, mga boss. Mas maganda kung umaga pa, hindi pa sumikat yung araw, ay doon na yung manok natin sa sabungan. Ayaw natin na maabutan pa ng araw yung manok natin dito sa manuka natin. Gusto natin na umaga pa, doon na yung manok natin para makapagpahinga, para acclimatize na yung manok natin doon, masanay na sa isang lugar, mga boss, para hindi na manibago yung manok natin. So ayun mga boss, ito na yung 7 days keep na tinatawag natin, last part na ito, at ito hanggang maisabong na natin yung manok natin dito. Kailangan i-point natin ang maayos natin yung manok natin dito, mga boss. Iwasan natin na ma-stress yung manok natin dito at baka lumabas ang kanilang adrenaline rush na tinatawag. So, kailangan natin i-hold, mga boss. Huwag natin ma-stress yung manok natin, huwag sobrang gutom at huwag din sobrang busog yung manok natin bago ilaban. So, ayun mga boss, sa sunod natin pag-usapan ay yung pointing. So, sana may natutulan kayo sa ating video ngayon, mga boss. At kung nagustuhan nyo, paki-subscribe naman, like and share sa ating YouTube channel. Maliliit na magmamanok YouTube channel. Abangan nyo mga boss yung susunod natin, yung pointing. So kailangan natin mga boss maging matuto tayo kung paano tayo mag-condition, conditioning, pull hanggang pointing. So ayun ang pinaka-crucial na bagay mga boss pagdating sa labanan, yung pointing talaga mga boss. Kailangan doon tayo nagpatatalo sa pagdating sa oras ng laban, yung pointing mga boss. Ayun mga boss, maraming salamat. Ay naulit ko mga boss para ito sa mga baguhan na gustong matuto kung paano makondisyon ng kanilang manok panlaban. Maraming salamat mga boss. God bless.